Welcome to my channel, JM Kali Skill. Ang video tutorial natin ngayon ay tungkol naman sa pag-fix ng two lights blinking sa Epson L3150. Kung ganito ang problem ng printer nyo, nag two lights blinking siya, so ito yung solution para sa problem na ito. So i-turn on muna natin. So yan. So nagbi-blink yung dalawang light niya. So yung paper notification light at saka yung ink notification light. So, nag-blink siya sabay-sabay. So hindi kasali yung power switch light notification. Okay? So yung red-green light steady and itong dalawa lang yung nag-blink. So para malaman natin, tingnan muna natin sa computer. Okay, dito sa computer, para malaman natin kung ano yung problema ng printer na yon, so kailangan mag-print tayo. Okay, so may tinype ako dito. Okay, ito. So ito yung i-print natin para malaman natin kung ano yung mag-appear na pop-up dito sa monitor. Okay, so i-print natin. So ito yung pangalan ng printer, Epson L3150. Okay, i-print natin. Okay, so dito may ang dito sa pop-up notification, ang sabi dito service required. So ibig sabihin kapag service required, kailangan i-reset na yung printer. Okay, so service required, meron dito, a printer's ink pad is at the end of its service life, please contact Epson support. So kapag ganito yung makikita nyo sa monitor, ibig sabihin kailangan nyo nang i-reset yung printer nyo. Sa video natin, ito yung ituturo ko kung paano mag-reset ng Epson L3150. Okay, so click natin yung OK. Yan. So i-minimize na natin ito. Step number 1 natin is i-check muna natin yung antivirus. Kailangan naka-off yung protection or real-time protection ng antivirus para hindi ma-erase yung adjustment program ng resetter natin. Okay, so ito na-open ko na yung antivirus. So make sure naka-off siya, real-time file system protection. Tulad nito, naka-off siya, dapat ganyan yung antivirus nyo, naka-off. Okay, so yun ang step number 1 natin, i-off yung antivirus at itong SMADAP. Okay, so dalawa yung i-off nyo, antivirus at kayong SMADAP. So dapat ganito, naka-disable ang protection ng SMADAP. So nilagay ko dito, chinilagyan ko ng check, disable protection until restart. Yan. Yan ang ganito yung gagawin mo. Kung naka-turn off ng real-time protection ng antivirus at saka yung SMADAP, so dito na tayo sa step 1 kung paano mag-reset ng printer. Okay? So step number 1, click start button, click ito, devices and printers. So lahat ng printer na naka-install dito sa computer, dito natin makikita. So mag-appear siya dito. Ang pangalan ng printer na i-reset natin ngayon is Epson L3150. Okay. So ito siya, Epson L3150. So ang gagawin mo dito is i-right click mo siya, tapos make sure naka-set siya as default printer. So ito, naka-default na siya. Paano natin malalaman kung naka-default na? Okay, so ito.
Yan. So nakalagay dito default, naka-check, meron siyang check color green ito. Yan. So naka-default siya. Okay? So hindi na natin kailangan i-check i-set as default printer kasi naka-default na siya. Yan, okay? At naka-check naman dito sa set as default. So nakalagay na dito is check. Okay? So yun ang step number 1 natin. Siguraduhin mo talaga, make sure naka-set as default printer yung printer na i-reset mo. Okay? So i-close na natin yan, minimize. So step number 2, open natin yung resetter natin. Okay. So may ito yung resetter natin. Epson 3150. Okay. So i-open natin. Yan. So ito, i-open na ito. I-open. Yan. Okay. So since na oh, naka-open na, nakalagay dito is model niya L3110. So wala na tayong gagawin dito. So dito sa select, okay, i-click itong select. Click. So dito sa model, hindi na natin pwedeng palitan kasi disable yan, naka-disable, no? Na color gray. Hindi tayo pwedeng mag-change ng model name. So ang gagawin natin is dito sa port. Okay. So may arrow dito, bandang kanan. Click lang itong arrow. Okay. Tapos scroll. Yan. So pag dito sa baba, hanapin mo yung L3150. So meron namang dito available. Yan. May available dito. L3150. So ito lang yung i-select natin. So select ito, click. Yan. So select na yung L3150. Then click ang okay. So nandoon na siya. Yan, nakalagay na diyan. Then click ang particular adjustment mode. Yan. So dito sa maintenance, hanapin ang maintenance. So nakalagay dito adjustment. So maintenance. Okay. So sa dito sa maintenance, i-click natin yung waste ink pad counter. Okay. Ito, i-select ito. Yan, waste ink pad counter. Click, then click okay. Yan. Tapos dito naman i-check, lagyan ng check itong main fad counter, lagyan ng check. Yan. At saka ito. Okay? Click. Then pindutin ang check. Yan. Click check. Oops. Okay. So dito ngayon, nagka-problema tayo. Nakalaga dito, communication error. Error code is 2000020A. Okay. So wala tayong problema dito. Hindi tayo walang problema dito. So ang gagawin natin dito, dahil meron naman nakalaga dito communication. Meron na kalagay dito communication. Yan. So ito ang dapat tandaan. Itong words na ito. Communication. Yan. So, sa communication, yung alamin lang natin kung ano ba yung ginagamit ng printer at saka yung computer para makapag-communicate silang sa isa't isa. Okay. Ang printer, ang ginagamit ng printer para makapag-communicate sa computer is isa lang. Yun ay USB cord. So ang solution natin dito, ang i-check natin, walang iba kundi ang USB cord. Okay?
So, yun lang ang i-check natin. At wala nang iba. Okay, walang problema kapag ganito ang makikita nyo habang nag-reset ka ng printer or mag-print ka ng document. Okay? So, walang problema dito. So, yun, ang i-check natin is USB cord. So, i-check lang natin. So, pwede natin hindi muna palitan. Ilipat lang natin yung panglagyan natin. So, ilipat natin. Ilipat, i-connect natin sa ibang USB port. Yan. So, nakalagay siya dito sa right. So, ilipat ko siya dito sa left. Yan. Okay. Tapos, i-click na ang okay dito sa monitor. So, dito naka-display sa monitor. Click ang okay. Tapos, pindutin ang finish para mag ulitin yung step na ginawa natin. Okay. Okay, refresh ulit. Refresh. Refresh. Then, open ulit. Select. Hanapin ang L1350. Ang L3150. Okay. Particular. Adjust mode. Pressing pad. Okay. Lagyan ng check. Then, check. Okay. So, success. So, mayroon tayong nakita dito. Dito sa main pad counter, yung maximum point niya is 36346. So, dito sa nag-appear 3647. So, naglampas na. Naglampas na siya. So, dito sa Praten pad counter, maximum 3416. So, dito sa point na is 0. So, wala na itong problema. Okay? So, ang next gagawin natin is i-check ito ulit. Then, okay, check dalawa. Tapos, click ang initialize. Okay, yan. So, make sure naka-check itong dalawa. Okay? Click initialize. Okay. So, nakalagay dito, when the okay button is clicked, counter will be initialized. Okay. So, i-click natin yan siya. Click okay. Okay, turn off ang printer. Okay. So, hintayin muna natin ng mga 30 seconds. Tapos, i-turn on natin ulit. Okay. So, yan. I-turn on na natin. Yan. So, pag mag-stop na itong green light, tapos wala nang notification dito, wala nang blink, ibig sabihin, okay na siya. So, hintayin na lang natin mo itong green light mag-stop. So, ngayon, nag-blink pa siya kasi gumalaw na yung cartridge niya doon sa loob. So, check natin. Yan, ha? Gumagalaw na siya. Yan. So, kapag hindi na mag-blink yan, mag-stop na siya doon sa kanan. Okay. So, kapag ganyan gumalaw na, okay na yan siya. Wala nang problema yan. Okay, nag-head clean na siya. Yan. So, kanina, pag turn on natin, hindi nag-bling itong light, green light siya. Ito, hindi nag-bling itong green light. So, dito lang ang nag-bling. So, ngayon, wala na.
Okay, so nag-stop na yung green light, nag-blink, at dito solved na. So wala na siyang, hindi na nag-blink yung paper notification light at saka yung ink notification light. So solved na yung problema ng printer. So dito naman sa monitor, okay, dito tayo sa monitor. So dito sa monitor, i-click natin ang okay. Then click natin ulit ang okay. Okay. Then click ang finish. Then close, quit, close. Yan. Okay, sana natulungan kayo ng video na ito. At kung bago pa kayo sa channel na ito, huwag nyo naman kalimutan na pindutin yung subscribe button at bell notification button para updated kayo sa lahat ng latest nating video. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, mag-print test tayo. Okay. Yan. Okay, lagyan na natin ng paper. Mag-test print na tayo. So dito na natin malalaman kung okay na talaga ang printer. So kapag nag-print na siya, okay, so nag-print na nga talaga. So ito yung i-print natin. So yan. Okay, hanggang dito na lang tayo. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating video. Thanks for watching.